KZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon, mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring isyu ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon, mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon, malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibo ibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, ilang milyong pamilyang Pilipino na kaya ang naka-enroll o nakikinabang po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng ating pamahalaan? May epekto ba ang 4P sa pagpapabuti ng kalusugan at nutrisyon ng mga benepisyaryo nito? Yan at iba pang mahalagang impormasyon tungkol po sa 4Ps ang ating aalamin sa ating episode ngayong araw. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang tanghali mga kaibigan at mga kabarkada sa nutrisyon. Isa muling very informative afternoon po ang ating pagsasaluhan. Of course, inihanda ng ating ninang sa nutrisyon at kalusugan, ang Executive Director ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Good afternoon po, Ma'am Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod. At syempre, magandang hapon po sa ating mga suki. Alam niyo po mga kaibigan at saka Rod, layunin ng pagbibigay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng conditional cash grant. Yun po yung pera, no? Yan po ay binibigay sa mga maralitang pamilya upang mapabuti ang kanilang kalusugan at edukasyon. Particular na po yung mga batang nasa edad 18 hanggang ay pababa. Oo, 18 po. O pababa. Hanggang 18 po. Oo, sa kasalukuyan merong mahigit 4 milyong pamilya na ang enrolled sa Pantawid Pamilya. Gayunman, may mga nagtatanong pa rin kung epektibo nga ba ito lalo na sa pagdating sa punto ng nutrisyon. Opo ma'am, marami po akong kilalang nasa sektor po ng maralita at beneficiary po ng 4Ps. Well, in fact, kahapon nga. Opo, habang pinaplug natin yung programa, may mga nagtetek. Sabi pa nila, Kuya Roto, o makikinig pala kami bukas dahil para sa amin pala yung topic ninyo sa radyo. At saka si Manang Audrey ba yun? Meron siyang madalas na program din, di ba? Opo, sa 4Ps. Pero so, siguro yung mga listener din ni Miss Audrey makikinig din sa atin ngayon. Nakikinig ngayon. Pero eto ba naobserbahan ko, no? Parang bitin po ang kanilang nakukuhang nutritional benefit, ma'am. Oo, kaya nga minabuti nating imbitahan ngayong hapon ang mismong pinuno na namamahala sa 4Ps para siya yung magpaliwanag sa atin, lalo na sa ating mga tagapakinig, ang pinupunto nating issue, yung nakukuhang nutritional benefits sa program. So nandito ngayon kasama natin sa studio si Mr. Leonardo C. Reynoso. Siya po ay pwede na rin tawagin na Mr. Leo. Siya po ang Director 4 ng Department of Social Welfare and Development at at the same time ngayon ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition, Director Leo, at magandang hapon po. Magandang hapon naman, Asik Bernie, Rod, at pati na sa ating mga taga-subaybay. Alright, magandang hapon din po, Director. At once again, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Gaya ng sinasabi ko nga kanina, napaka-informative at interesting po yung topic natin ngayong hapon. Saka helpful. Helpful po. Especially sa mga beneficiaryo po ng 4Ps. Ang gaya ng tanong kanina, Director, paano po ba nakatutulong ang programa sa 4Ps sa nutritional o sa nutrition po ng mga beneficiaryo nito?
Ang pinagtutuunan ng pansin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay edukasyon at kalusugan. So dun sa aspeto ng kalusugan, kasama dun ang nutrisyon. Nakakatulong ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa nutrisyon sa pamamagitan ng mga kondisyon ng programa na dapat tuparin ng mga benepisyaryo bago nila matanggap ang kaukulang cash grant. Mm-hmm. Sa makatuwid, ang tagumpay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay nakasalalay sa paggampan ng mga benepisyaryo ng kanilang responsibilidad na matupad ang mga kondisyong pangkalusugan, pangnutrisyon at pangedukasyon. Mm-hmm. At upang masubaybayan naman ang pagtupad ng mga kondisyon ng programa, hindi nagsosolo ang DSWD dito. Katulong natin ang Department of Education para masubaybayan ang mga kondisyong pang-edukasyon. Mm-hmm. At katulong naman natin ang Department of Health, pati na yung mga local healthcare providers para naman sa pag-monitor ng mga kondisyong pangkalusugan. Mm-hmm. Ano po ba yung mga kondisyon na yun sinasabi nyo, Director Leo, para maintindihan lalo nung hindi pa beneficiary? Kasi yung mga beneficiaryo pwedeng alam na nila, pero kailangan ay maganda rin siguro kung bigyan diin pa natin. Ano po yung mga kondisyon na yun? Sa edukasyon siguro muna, sir. Okay. Oo. Dun sa kondisyong pang-edukasyon, kinakailangan ay ang mga bata na 3 to 5 years old ay nag-aaral sa daycare. Okay. At yun namang 6 years old to 18 years old, kinakailangan sila ay nasa elementarya o nasa high school. Okay. Dapat ang attendance rate nila ay 85% of the time. Ibig sabihin, kung sila ililiban sa klase, kinakailangan ito ay yung pagliban nila kinakailangan excusable yung kanilang pagliban. Mm-hmm. At binibilang yan ng teacher. So ang teacher ang siyang nagre-report sa DSWD, pati na yung principal, kung ang bata ay pumapasok sa eskwelahan. Merong tayong reporting form. Okay. Kaya gayon din naman pagdating doon sa aspeto. Sa school, madali lang po ano, kung parang kuminsan nakakita ako pag nag-field ako, puro pag kami may liban, A, absent. So, bibilangin lang niya yung A doon sa isang bata, school record ng bata. Yes, mas madali nga ang monitoring sapagkat ang binibilang natin ay yung hindi nagko-comply. Oo. Kasi mas marami naman actually yung nagko-comply. Ano? Kaya para hindi mahirapan yung ating yung mga A guro. Yung A na lang ang bilangin. Yes. So, okay. Yun lang po ang kondisyon sa sa edukasyon, Director Leo. Yes, yun po ang attendance. Yes, attendance lang dapat po talaga. Dapat 85% of all the school days dapat ay nasa loob, nasa eskwela ang bata. Punta po tayo sa kalusugan. Ano po yung mga condition para sa kalusugan? Oh, ito naman yung mga kondisyon pang kalusugan. Sige at po. Kasama na rin syempre dito yung tungkol sa nutrisyon. Ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid, hinihikayat syempre natin na bumisita sa local health center. Okay. Lalo na itong mga ina na buntis. Isang beses tuwing ikatatlong buwan sa panahon ng kanilang pagbubuntis para sa tamang pangangalaga ng ina at sanggol na nasa sinapupunan pa. Pagka nagpa-check up, kasama na dito syempre yung blood pressure check up at weight monitoring. Uh-oh. At pati kasama na rin dito yung breastfeeding counseling session. So may relation na ito sa nutrisyon. Uh-huh. At kinakailangan din kasi na siguraduhin na sa panganganak ng ina ay sa tulong ng isang skilled health personnel. Uh-huh. At kinakailangan ding makabisita pag makatapos na makapanganak ang isang uh-huh. ina, kinakailangan ay makabisita pa uli sa health center sa loob ng 6 na buwan makatapos na makapanganak. So meron siya ng prenatal, meron din siyang postnatal. At doon sa postnatal, meron uli ditong breastfeeding counseling session. Uh-huh. At saka family planning counseling session din. Okay. At bukod pa dito kasi sa kondisyong pangkalusugan para sa ina at sa bata, doon naman sa mga 0 to 5 years old na mga bata, kinakailangan ding dalhin ng ina sa health center upang mapabakunahan ayon sa schedule ng local health office. Ano? Mm-hmm. Kaya't pagka nagpa-konsulta naman ang bata ay tinitimbang at meron ding nutrition counseling yung ina. Mm-hmm. Mm-hmm. At doon naman sa mga bata na 25 to 73 weeks old, meron din itong quarterly weight monitoring. Pero kung ang bata kasi inasa daycare na, hindi na problema sapagkat regular ito months na ginagawa. Months po yun, 25 to 71 months.
Yung namang 6 to 14 years old na mga bata, sila naman ay kinakailangan tumanggap ng deworming pills 2 beses sa loob ng 1 taon. Okay. Gusto nating bigyan ng DA na sa dito school sa na po yun, sa school na 'yon. Sa school na sila okay. Twice a year. Tama po 'yon. Pero kung gusto ko lang sana balikan yung kondisyon sa edukasyon. Sige kasi po. May relasyon pa rin kasi ito sa nutrisyon. Yung kasing pagpasok sa daycare. Mm-mm. Ang sa daycare center kasi natin, meron tayong supplemental feeding program. Mm-hmm. Kaya kung ang bata ay pumapasok sa daycare, dito niya makukuha yung programa. Hindi so ito kasama plus sa pantawid pamilya. Pero ito ay programa din ng DSWD, ng ating pamahalaan, para malalayan naman ang mga bata na mabigyan ng sapat na pagkain. So, Director, yung lahat po ng beneficiaryo na may edad 3 to 5 years old na dapat ay nasa daycare, kadalasan ba yun may supplemental feeding o lahat may supplemental lahat feeding. Ay merong supplemental feeding. Okay. Ang sitwasyon po kasi sa mga napupuntahan ko, yung mga purok na medyo malayo doon sa poblasyon, sa isang barangay, parang hindi sila makababa yung mga bata kasi medyo may kalayuan. Ano pong ginagawa doon? Kasi sabi nila wala na sila ng daycare doon. So ang ginawa po ng DSWD, kahit walang daycare center, i-consider po natin yung supervised neighborhood play. Okay. Kaya ibig sabihin, yung daycare kasi ito yung facility para makapasok yung mga bata. Kwarto, pero yung serbisyo, hindi kinakailangan ng center. Pwede magkaroon tayo ng daycare service kahit walang daycare center. Kaya ang isang pamamaraan nito ay yung pagkakaroon natin ng supervised neighborhood play na kung saan mayroong child care worker na siyang nangangasiwa naman at nagagabay doon sa mga bata sa kanilang paglalaro. Hindi yung basta laro, kundi kinakailangan may matutunan yung mga bata. At kung sila'y organisado, pwede silang mabigyan ng tulong na pagkain para sa supplemental feeding ng mga bata na nasa sa supervised neighborhood play. Ibig sabihin, hindi kinakailangan na magkaroon ng daycare center para magkaroon ng supplementary feeding. So, meron kayo ng datos na yung mga walang daycare centers pero nasa medyo liblib o tatawid pa ng ilang ilog o bago marating, ay meron din ang talagang worker. Hindi rin na nakokompromiso yung kanilang need for early child education or learning kahit na nasa malayo sila. At tama yun. Kasi yun ang gusto ng ating programa. Opo. Sa bagay, yung sinasabi ko kasing supplementary feeding program, hindi ito kasama sa pantawid pamilyang Pilipino program, pero importante na makita natin yung complementation ng mga programa. Oo nga. Kasi hindi kasi sapat na maitaas natin ang antas ng kabuhayan ng ating mga maralita kung aasa lamang tayo sa pantawid pamilyang Pilipino program. Kaya importante yung complementation ng other programs. So meron pa pong mga programa or mga kondisyong pangkalusugan na dapat sumusunod ang ating mga beneficiary? Yung pong mga nabanggit ko, yun lang po, pero mayroon po tayong idadagdag pa na isang napakahalagang kondisyon. Po, ano ito po yung pag-attend sa family development session. Dito po kasi sa family development session, dito po tinatalakay yung mga mahalagang bagay tungkol sa sarili, tungkol sa pamilya, tungkol sa grupo, tungkol sa ating pamayanan. Tungkol sa ating kasarinlan. Tama po yun. Kultura, Pinoy. Pinag-uusapan din po dito ang tungkol sa nutrisyon. Kagaya po ng mga sumusunod, pagpapasuso ng gatas ng ina, pagpapakain sa bata, mula 6 na buwan pataas, pag-unawa sa tamang pagpapalaki at pagpapaunlad ng bata, paghahanda ng masustansyang pagkain sa wastong nutrisyon, pati na rin po yung pagtatanim sa likod bahay sa pamamagitan ng bio-intensive gardening. Alam niyo, Director, maputol ko lang kayo saglit po. Alam niyo, simple lang pag sinasabi natin yung pagtatanim at saka pagluluto ng angkop na pagkain na masustansya, parang ang daling gawin, pero sa totoo lang po, nahihirapan yung ating mga maralita na beneficiary, lalo na kung sa matagal na panahon wala talaga silang nakikita sa paligid nila na source of food kundi yung mga sari-sari store at saka mga mga pale-palengkeng maliliit diyan sa kanilang neighborhood. So napaka-importante na talagang maisama natin yung sa family development sessions yung mga puntong yon, dahil malaking tulong po talaga sa nutrition gusto rin nating itama yung pananaw ng iba na para maging malusog at nutritious yung pagkain mo, dapat mahal. Di po ba? Hindi po totoo yun.
Kaya maganda na nabanggit ninyo na yun pa yung mga topic na sinusunod doon sa family development session. At tama po yun. Kaya kailangan nakasama natin dito ang mga taga Department of Agriculture. Mm-mm. At iba pa ng mga nasa sektor ng agrikultura na pwedeng makapagbigay ng gabay sa ating mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Ilang program. Ilang session po ba yun, sa, para lang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, yung family development session, paano po yan inoorganisa? Una po, meron po kasi tayong tatlong modules, 47 topics at sessions. At you will note yung binakit ko po kanina, limang paksa doon sa 47 ay tungkol sa nutrisyon. Okay. Ang ating po mga benepisyaryo sa mga barangay, sila po ay ginugrupo, ang tawag po natin ay parent groups. Mm-hmm. At ang isang grupo po ay kinabibilangan ng 25 hanggang 30 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. Mm-hmm. Babat grupo po ay mayroong parent leader. At so, ikinakluster po ito. Sa isang barangay po na marami ang beneficiaryo, pwedeng dalawang pwedeng dalawa o tatlo. So, depende po sa dami ng beneficiaryo. Okay. So, ito pong mga grupong ito ay kinakluster po ito nung kawani ng DSWD. Mm-hmm. Ang tawag po namin ay Municipal Link. Mm-hmm. Ideally, ang nakakandak ng Family Development Session ay yung Municipal Link. Mm-hmm. Pero, pwede naman siya mag-imbita ng mga partners po natin. Mm-hmm. Lalo na po kung ang topic ay hindi niya gamay. Mm-hmm. Kagaya po kung sa nutrition, mm-hmm, kadalasan ang ini-invite ay mga nutritionist. Mm-hmm. Lalo na po yung Municipal Nutrition Action Officer. Uh-oh. At lahat naman po ng munisipyo ay meron niyan. At maaari ding nutritionist ng DSWD. Mm-hmm. O maaari namang nutritionist ng, na nakabase sa Department of Health o sa mm-hmm Department of Education. O sa local. Yes, local tama po yun. Oho. At hindi lamang po siguro yon, kasi pwede rin pong mag-invite ang ating Municipal Link ng iba pang mga resource persons sa hanay naman ng mga civil society organizations. Correct. Kaya meron din po tayo mga kaugnayan na mga faith-based groups na sila naman po yung nagbabahagi ng mga karunungang pang-espiritual, kasi kailangan din po yon. Okay. All right. Mga kasama, magpapatuloy pong ating talakayan, pero punta muna tayo sa ating nutrition word for the week, protein, Ma'am Bernie. Tama, natapos ang ating usapan sa pagkain. Eto, protein ang ating nutrition word for the week. At ang protein po, or ang protina, ay isa sa mga macronutrients na kailangan ng ating katawan. Ito po ay binubuo ng mga amino acid. Ang protina po ang siyang bumubuo sa ating cells or cellula. Ang bawat selula sa katawan ay naglalaman ng protina. Ito ay isang pangunahing bahagi ng balat, ng mga kalamnan, mga organ at mga glands. Kailangan ng protina mula sa pagkain upang matulungan ang mga cell or yung ating selula sa katawan na gumawa ng mga bagong cell. Ang protina ay mahalaga rin para sa pagunlad ng katawan sa mga panahon ng pagkabata, pagbibinata o pagdadalaga at pagbubuntis. Importante rin ang protina upang makagawa ng hemoglobin, ang bahagi ng red blood cell na nagdadala naman ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pangunahin pong mapagkukunan ng protina ay isda, itlog, manok, karne, gatas, mga butong gulay at mga nuts gaya ng mani. Yan. Maraming salamat po, Ninang Bernie. Dumako naman tayo, mga kasama, sa ating text question of the day. 100 pesos na pong halaga ng cellphone load na inyo pong mapapanalunan. Kaya text na, mga kasama. Okay, ang atin pong text question of the day, magbigay na isang kondisyong pangkalusugan na kailangang matugunan ng ating or ng isang beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yun, no? Yung mga beneficiaryo ng 4P, sigurado. Pwede na mag-text. Alam nyo yan. Sagot. Text po sa ganitong format. Full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0908-579-6898. Ulitin ko po, 0908-579-6898. Samantala, reminder mga kaibigan, pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan. Punta lang po kayo sa Radyo Mo Sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo Sa Nutrisyon. One word lang po mga kanutrisyon, ang Radyo Mo Sa Nutrisyon. At pwede rin tayong maging friends sa facebook.com/Radyo Mo Sa Nutrisyon din po. O kaya na may i-follow nyo kami sa twitter.com/Radyo Nutrisyon. Ganon din po yon, small letters lang po at walang space. O i-add nyo kami sa inyong Google Plus, yung circle sa Google Plus.
Doon sa mga may tanong sa ating topic ngayong hapon, pwede nyo pong i-text sa 0921-431-1044. Yan ay para sa mga gumagamit po ng Smart. Sa Globe users naman, 0927-650-6795. Sa Sun subscribers, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Ang iba pang impormasyon tungkol sa 4-piece, ibabahagi natin sa pagbabalik ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Sigurado ka bang hindi malnourished ang preschooler mo? Regular siyang timbangin para maiwasan ang malnutrisyon. Lumapit sa Barangay Nutrition Scholar sa inyong komunidad. Ngayon na! Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin na kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagbabalik po mga kaibigan, ang Radyo Mo sa Nutrisyon, at ang ating topic ngayong hapon ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Kuminsan ang tawag na lang Pantawid Pilipino. Oo. At kung ano nga ang impact nito sa nutrition. Ang atin pong special guest resource person ay ang Director for at siya ngayong National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development. Wala pong iba kundi si Director Leo C. Reynoso. Yan. Balik po tayo sa discussion, Director Leo. Ano po ang latest ngayon sa 4Ps? Ilan na ba ang sabi ko kanina, mga 4 something million? Tama po yun. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong 4,440,824 households. Mm-hmm. Noong nakaraang taon, ang sambahayan na mayroong 0 to 14 years old na mga bata lamang ang saklaw ng programa. Pero starting 2014, nagkaroon tayo ng extended age coverage. At ito'y nangangahulugan na kasama na rin ang 1.2 million high school students na 15 to 18 years old sa programa. Gusto nating bigyan ng DIN na kung high school, ang tinatanggap niyang grant ay 500 pesos per month. Dinagdagan pa. Yes. Tama po. At pagka-elementary naman ay 300 pesos. Ito ay karagdagan doon sa health grant na 500 pesos per household. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin, hindi pare-pareho ang tinatanggap ng ating mga sambahayan. Yeah. Kailan po sila ba tumatanggap? Kailan po yung payout? Kasi, ang payout po natin ay every two months. Ang allocation po natin at ang kwenta natin ay every month. Ang ating pong pagbabayad ay every 2 months. Ngayon pong 2014, nag-start tayo ng pagbabayad ng February, and then April, and then June, August, and then October, and then next month ho, meron tayong payout ng December, and then February uli next year. Yung pagbabayad po ay on time naman, Director. Wala naman kayong na-experience na nalilate ang pagbabayad. Meron tayong mga may mga instances na nadidelayed sapagkat hindi lamang kasi cash card ang ginagamit. Meron pa rin kasi tayong mga benepisyaryo na over the counter. So ang land bank ay mayroong mga conduit. At yung mga conduit na yan, ang siyang tumutulong sa land bank para maipaabot sa ating mga beneficiaryo. Kaya pagka minsan, mayroong mga postponement. Pero ito naman ay naiiwasan na sapagkat ngayon kasi ay halos kompleto na yung mga merchant sa bawat lugar sa buong Pilipinas. At humahanap pa rin ang paraan ng DSW at land bank kung paano magiging mas efficient yung ating distribution. Alam niyo po mga kaibigan, talagang nababanggit ko lang yan kung nagkakaroon ng delay kasi baka akala ng mga tao kasi dali sa Manila yung pagbabayad. Sa mga lalawigan po at mga bayan-bayan na kinocover ng 4Ps, kadalasan po yun po yung medyo liblib at medyo malayo. Kaya talagang tiyaga at ano rin effort para makarating talaga on time yung
pagbabayad. Kung kadalasan naman nakikita ko yung mismong local government magpapadala ng truck para maibabalang mula dun sa mga barabarangay na medyo nasa upland doon sa poblasyon at sabay-sabay wag makakuha ng during payout ano ng ating mga beneficiary. Kwento niyo nga po ng yes, tama ganun. Po 'yon. Una ang awtorisadong tumatanggap ng pera mula sa Land Bank ay yung kadamihan po ay mga babae. Kung doon po sa ating 4.4 million na beneficiaryo ay 3.9 million ay babae. Yes. Oh. To be exact, 3,993,092 o 89.9% ay mga kababaihan. Yung po natin tira doon ay lalaki. Yes, yung mga lalaki. Actually, ang pamantayan kasi ng programa natin, ang gusto natin talagang tatanggap ng pera ay the most responsible female member of the household. At so yun po yung kadalasan ay ina. Tumaas, medyo tumaas. Ito naman kasi most ano, responsible female female member of the household. Female, kasi ito kasi gusto natin ito yung pagsasakapangyarihan ng mga kababaihan. So, no. Yun. O maaring yung lalaki ay kumikita, pero sa atin naman tradisyon ang talagang humahawak ng pera sa isang tahanan ay ang ina. Oo, ano? Binibigyan lang kayo ng baon. Okay, yes. Ito, yung baon mo para sa araw na ito. Pero talaga, nagbabudget yung ilaw ng tahanan sa bahay. Share naman, Director, ng mga success stories kasi sandali, konti na lang oras natin. Yung mga success stories po sa 4Ps, meron kayong mga ano, di ba nagkaroon kayo ng malakihang forum? Kamakailan lamang at pinakita nyo doon, pinashare nyo doon sa ibang mga beneficiaries yung mga ang napakagagandang mga kwento. Mahaba ang kwento siguro, baka wala tayong oras. Ay yes, wala tayong oras para maibahagi lahat ng mga success stories. Pero ang gusto natin kasing makita siguro dito. Bigyan natin ng part 2 ang ating discussion. Ang gusto nating makita kasi dito sa mga success na ito, ito yung mga pagbabago nararanasan ng ating mga beneficiaryo ng Pantawid. Mm-hmm. At ito yung mga positibong pagbabago. Mm-hmm. Maaring maliit lang, pero yung nakaranas ka na makahawak ng pera na dati hindi, napapag-aral mo yung iyong anak, natutugunan mo yung pangangailangan ng iyong anak, nakapagsilang ka ng malusog na sanggol, nakakompleto yung pagbabakuna, yun ang tinitingnan ng mga success tinitimbang ng DSWD. Yung bata para tama hindi yung malnourished. Sir, on the other hand, meron din mga pasaway na beneficiaries kasi halimbawa sa isang lalawigan, makikita mo yung mga batang mga anak, lalo na ngayong high school, ang binibili ng ano, load o kaya nagpapariband para po dun sa nakuha nilang ano. Meron tayong grievance mechanism at batay sa ating karanasan. Yan, paki-explain po, sir. Yung po namang nabanggit ko kanina, meron tayong mga grupo na mga parent groups. Meron naman tayong mga responsableng mga miyembro ng Pantawid Pamilya. Mm-hmm. At itong mga responsableng miyembro ng Pantawid Pamilya, sila yung katulong natin para paalalahanan yung mga binabanggit po ninyong pasaway. Mm-hmm. Kaya ito talagang programa natin, hindi ito magagawa ng DSWD lang. Kinakailangan talaga natin ng katulong. Tama. At ang pinakamabisang katulong natin para masubaybayan ang programa ay yung mismong mga beneficiaryo din natin na sila yung nagpapaabot sa DSWD na merong mga pasaway. At kung may mga pasaway, sila naman ay kinakausap, binibigyan sila ng counseling. Hindi naman sila agad na tinatanggal sa programa. Binibigyan muna sila ng reminder o notice at pinaalalahanan at inaalam din kung ano ba talaga yung problema. Basta ang importante, may mag-report. Ano po? Tama po yun. Kasi karamihan din, pag may mga pulong-pulong, maraming mga nagko-complain or maraming nag-criticize pero wala naman silang ginagawang action. So, kailangan siguro malaman din ng mga kaibigan natin na kung meron silang nakikitang katiwalian o medyo hindi akma dun sa sinasabi ninyo, pwede nilang i-report. Ano po? Oo, tama po yun. Meron kayo ng parang hotline din. Oo, babanggitin po natin mamaya yung ating po. Hotline. Sige po, bago tayo mag- ay, may question. O, may sige. Mga pumapasok tayo. Nakikita ko, dami, medyo mahaba. Sige. Okay, may tanong rito, ma'am at director. From 3180, hello po ma'am. Ako po si Selfa, taga Marile, Antipas, Cotabato. Uy, Antipas. Antipas. Okay. Ma'am, may tanong lang po ako. Hindi po kami kasal ng aking kinakasama ngayon, pero may dalawa po kaming anak, isang 3-year-old at 1-year-old. Gusto ko po sanang magpa-member sa 4Ps. Paano po ba? Ano po ba yung kailangan para maging miyembro daw po? Hindi sila nagsasama pati ng kanyang asawa. Nagsasama, hindi sila kasal. Yun, oo. Okay, para maging kasali dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, una dapat sila ay kasama sa database ng National Household Targeting System doon sa listahanan. At doon sa listahan ng 'yan, ika-classify kasi dito
kung ang isang sambahayan o pamilya ay poor or non-poor. Kung siya ay kasama sa poor, siya ay posibleng maging eligible sa pantawid pamilya. At mayroong registration process. Doon sa registration process, hinihingi po kasi dito yung mga dokumento kagaya ng marriage contract at birth certificate ng mga bata. Kaya kung hindi po sila kasal pero matagal na sila nagsasama, ang pwedeng substitute document po dito ay sertifikasyon ng barangay captain na sila nagsasama. Pero hihikayatin po sila na magpakasal. Para magkaroon po ng libreng pakasal. Opo, kaya maraming kaya marami tayong mga mas wedding na ini-sponsor ng local government unit. At kung ang bata naman ay hindi pa rehistrado, pwede rin initially ay certification muna, pero hindi pwedeng walang rehistrasyon yung bata. Birth certificate. Birth certificate. Kasi kailangan po yun, hindi lang ng DSWD, kundi ng DepEd. Correct. At pag miyembro kasi ng PhilHealth, importante pa rin itong marriage contract at saka itong birth certificate. Oo nga, baka hindi kayo makabenefit sa PhilHealth. Meron pa doon, no? Parang meron pa ako nakikita. Opo, ma'am. Oo. Okay, oo. Okay. Yung ibang mga questions, ibibigay na lang natin kay Director. Oo. Leo, kasi ang daming mga pumapasok pag ganitong klase mga topic. Kahapon pa nga lang habang ina-announce natin yung topic sa programa, yung iba yung nagre-react, nagbibigay na. I-forward natin kay Director. Yung mga tanong natin. Ito lang, isa lang na gusto kong itackle, yung inclusion po or pagsama sa mga street families bilang benepisyaryo din ng 4Ps. Tama po yan. Ito po yung tinatawag nating modified CCT. Di kaya po tinawag nating modified CCT. Gusto po nating maisama yung mga pamilya na hindi nasaklaw ng atin pong household assessment. Mm-hmm. Sapagkat kaya hindi sila nasaklaw, sapagkat kung wala naman silang bahay at nakatira lang sila sa Kariton, hindi sila mapupuntahan. Pero sila kasi yung mga tunay na mahihirap nating mga kababayan at gusto nating isali. Nagkaroon po tayo ng registration. Kasalukuyan po ay meron na tayo yung mahigit na 2,000 na mga registered dito po Metro lamang Manila, sa Metro Manila. At actually dito po sa ating modified CCT, meron na po kasi tayong 219,315 families. Pero hindi lamang po kasi ito yung homeless street families. Ang eksaktong bilang po ng ating mga na-register na ay 2,107. Meron din po tayong 495 itinerant IPs. Ito po yung mga badyaws. Meron po tayong mga indigenous peoples in geographically isolated areas, 164,818. Pati na rin po itong mga families in need of special protection. Siya po ay yung mga biktima ng kalamidad na kasalukuyan ay wala pang bahay. Sila po yung mga gusto nating isama dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mm-hmm. Ang registration po noong homeless street families ay ongoing. Okay. Pero pati na po yung social preparation. Ang gusto po natin ay by January next year, pati yung pagbibigay ng intervention ay kasama. Ang challenge kasi dito ay dun sa homeless street families. Kaya kasama dun sa intervention natin, tutulungan natin sila na mawala sa kalye sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa kanila para sila ay merong pang-upa sa bahay. Pero hindi po ganoon kadali yon. Kinakailangan ikasama natin ang mga pamilyang ito sa pagpaplano. So hindi lamang DSWD o pamahalaan ang magpaplano, kasama ang local government unit, pero importante tanungin natin ang bawat pamilya, ano ba ang plano nila sa kanilang sarili. Kasi kung hindi natin kasama sila sa pagpaplano, baka ito ang maging ating problema. Lang kayo dyan. Hahabul-habulin nyo. Tama po. Okay, mukhang may part 2 tayo. Okay, mga kaibigan, maiksi na ang oras natin, kaya i-wrap up na lang po natin ang ating discussion. Alam niyo po, binibigyan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ng oportunidad ang mga anak ng mga maralitang pamilya na magkaroon ng pag-asang makaahon sa kahirapan. Hindi lamang ito sa pamamagitan ng conditional cash transfer kapalit ng pagsagawa ng mga conditionality sa kalusugan at edukasyon, kundi sa pagbibigay din ng kailangang skills at employment opportunities sa mga magulang upang matutong maghanap buhay or how to fish, ika nga. At hindi umasa lamang sa tulong ng iba. Sa pamamagitan po ng 4Ps, malaking pag-asa ng ating maralitang kababayan na mapabuti ang kanilang kabuhayan at pamumuhay. Maraming salamat po sa ating guest resource person, ang Director 4 at concurrent National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development na si Director Leonardo C. Reynoso. Director Leo, your parting words po. Salamat at
Salamat, Asek Bernie Rod, sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon sa DSWD na maibahagi ang Pantawid Pamilya. Pleasure sana namin. Ay hindi lang ito yung katapusan. Sa susunod ulit, marami pong salamat. Yun pong inyong, ano, baka gusto nyo sabihin yung ating... saan sila pwedeng tumawag kung ito may po, complaint? Ito po yung ating text hotline. Oh, sige po. 0918-912-2813. Yung iba po kasi ay tumatawag dito. Ito po kasi ay pang-text lang. Opo. Ah, okay. Pang-text lang po sa inyong mga tanong. 0918-912-2813. Yan. Ayun. Maraming salamat, Director Reynoso, at sa uulitin po, Director. Alright, Ma'am Bernie, at Director, dalito ang ating anim na winners of 100 yes, pesos na cellphone load. Ang tanong, magbigay po ng isang kondisyong pangkalusugan na kailangan matugunan ng isang 4-piece beneficiary. Ang mga sumagot ng tama. Unang winner of 100 pesos load from Novaliches, Quezon City, Michelle Pomar. Congratulations, Michelle. Joel Fontanil ng Quezon Province naman, ang pangalawang winner natin, Ma'am. At Tricia Cagoan ng Pagadian City, Sambuanga del Sur. Panalo ka ng 100 pesos sa cellphone load. Dina Santiago ng Malolos, Bulacan. At panglima si Maricel Pantic ng Sasmuan, Pampanga. Panganim, Rene Adelantar ng Barangay Dalipit East, Alitagtag, Batangas. Ayun, yung mga winners natin. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. At pwede rin pong magpadala ng question ng ating mga listeners tungkol sa ating topic ngayong hapon. I-text lang pong inyong mga tanong sa 0908-579-6898. At kahit wala na po kami sa ere, abangan ang reply ng aming production team sa inyo pong mga tanong. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan, malusog na isipan, nutrisyon. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Malusog na katawan, nutrisyon ang katuparan.